ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Pinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria. Pero bago sila magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganak siya ng isang sanggol na lalaki at pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ibig sabihin nasa atin ang Diyos. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi sila nagtalik bago isilang ang sanggol at pinangalanan niya itong Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Mahiwaga talaga ang pamamaraan ng Diyos, kaya naman hindi madaling maunawaan ng tao. Dahil dito maaari itong palampasin o baliwalain ng tao. Maaari ding tahasang suwayin o hadlangan ito ng tao. Pero si Jose, naguguluhan at natatakot pa nga. Kaya naman, napakalaking konsolasyon kay Jose ang sinabi ng anghel kasabay ng pagpapaliwanag sa mga nangyayari. Pinalalakas nga ng anghel ang loob ni Jose dahil may malaki rin siyang papel na gagampanan sa plano ng Diyos. Siya ang makikilalang ama ng isisilang ni Maria at bilang anak ni David, siya ang mag-uugnay sa bata. Sa mga sinaunang propesiya na ito nga ang ipinangakong Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Higit sa lahat, siya ang magbibigay ng pangalang Jesus sa sanggol, pangalang ang Diyos mismo ang nagtakda. Pagsasagawa. May mga pagkakataong hindi rin natin nauunawaan ng ganap ang mga nangyayari sa ating buhay. Dahil dito, maaring nagtataka o nagagalit tayo o maaring katulad ni Jose ay nalilito at natatakot tayo. Manalangin, magnilay at hayaan nating turuan tayo ng Espiritu Santo at palakasin ang ating loob na magawa natin ang nararapat at kalooban ng Diyos sa mga partikular na sitwasyon.